At nagbabalik ang pambansang almusal. Naku, napakapalad natin ngayong umagang ito. Dahil sabi ko nga kanina, meron tayong kasama ngayon. Gwapong-gwapo, bangong-bango. Mr. Richard Kwan! Richard! So, good morning. Ako mapalad dahil pinaunlakan niyo ako. Thank you so much. Good morning sa iyo. At salamat sa paggising mo ng napakaaga para lang dito sa pambansang almusal. Yes. Kumusta ka na? I'm okay. Been busy. Ngayon, busy naman sa pag-promote ng mga sobra, no? Ang dami-dami mong movies. Unahin natin ang number one, Maratabat. Maratabat. Ano ba ibig sabihin ng Maratabat? It's a Maguindanaoan term. It has something to do with pride and honor. Okay. Yung film is about that. Parang ano sila, dalawang political clan. Uh-huh. Yung isa newbie, yung isa medyo corrupt yung family. Okay. So, dun tumakbo yung storya. Struggle, may konting violence. Under ano naman siya, new wave category ng MMFF. Oo. Nakasama siya. Okay. So, medyo mas experimental sila sa part na yun. So, medyo may pagkaganon to. Ano role mo dito? Doon ako sa medyo bad side na political clan. Ay, hindi bagay sa iyo ang mukhang bad side, ha? Ang mukhang bad boy. Ano naman yung character actor na bumabagay lang sa'yo. Hindi, pero sa'yo naman kahit anong role, okay na okay ka, di ba? Sino mga kasama mo pa dito sa Maratabat? Ayan, nandiyan sila. Ang lead actor namin dito sa Ping Medina, nandiyan si Julio Diaz, Chanel La Torre, sino pa ba? Marami pa, Alvin Fortuna, Elizabeth Oropesa, of course, ang matriarch ng good side. I forgot yung iba, pero marami pa kami kasama dito. Ano to? Medyo action ba to? Drama? It's a political, ang term ko sa kanya is political drama. I'm not sure kung hindi ang term yun. By the way, this is directed by Arlene De La Cruz. Si Arlene? First directorial job niya. How was it, makatrabaho si Arlene De La Cruz? For first time director, sabi ko nga, yung approach niya sa actors, approach niya sa paggawa ng film niya, is wala siyang pupuntahan ko di pataas lang. Kasi open siya. Alam niya yung subject matter. Kasi dahil journalist siya. Yes, yun yung nag-ano sa akin sa project eh. Nagpasama sa akin sa project. Kasi alam kong alam niya yung subject matter. Diba? Correct. Political and all that. Aha! Aside from Maratabat, good luck dyan sa Maratabat. Thank you. December 17 to 24, meron kami sa Greenbelt, meron kami sa SM Mega Mall. Parang regular showing na yun eh. I'm not sure about the premiere. But may regular showing na sa 17 to 24. Mauna kasi sila yung new wave eh, before the main. Which, papunta na tayo dun sa mga main film. So yung doon sa Maratabat, ano yan? Mga baril-baril kayo? Barilan? May mga barilan. May mga barilan. Wow. May mga violence nga, sabi nga. May konting violence. Let's see. Close to my heart yun. Sabi nga, alam ng director ko yung subject matter. At the same time, may political issues. Social issues na tinatakel. Diba? Tsaka na-experience niya yun. Aside from Maratabat, part ka rin ng pelikula na Shake, Rattle, and Roll. Kung gusto nilang ma-entertain at matakot gusto naman. Pangilan na tong Shake, Rattle, and Roll na ito? 157. Baka, mukhang sexy pa ako nung napapanood itong Shake, Rattle, and Roll. Ako rin. Hindi pa ako nag-aartista nun. Oo nga. So, yan. Pangilan? 157 or 59. Isang century na. Pang 15! Congratulations kay mother, tama no? Tama ba? Wow. Oo. Hindi, pero kahit ganun, kaya siya umabot ng ganito katagal. No, every year meron talaga siya. It's a formula film, you know? Yes. Pag gusto ma-entertain, gusto matakot, di ba? Andiyan lahat. Maganda yung idea. Tsaka ganun pa rin, tatlong siya. The same episode, formula. Kaya nga, nakuha nila yung formula na to para sa isang trilogy. Yes. Andun ako sa episode na Ulam. Very excited. Ulam. Ang very title is Ulam. Ulam. Mm-hmm. Kasi yung ang natatanda kasi yung refrigerator. Janice de Belen. Ang daming naging classic actor sa ano. Yes. So ito, Ulam ang ulam, title. Bakit? Matakaw kayo sa Ulam? Yung Ulam niluluto ng character ni, I think, Miss Perla Bautista, yung character na niluluto niya. Tapos nagkakaroon ng effect na Dennis Trillo at Carla Avellana. Tapos, kasi yung flashback nun, which nandun ako sa side na yun, may kaugnayan, may conflict
family conflict. Parang gano'n. Naku, ipapanorin ko yan. Pero ang role mo dyan, pinaka-role mo dyan ay tagatikim ng ulam. Again, isang... sa akin nanggaling yung, ano, yung idea, yung ulam. Doon ang bula yun sa experience ni Miss Perla Bautista. By the way, kasama ko rin si Chris Villonco, played na asawa ko, bali asawa ko dito. Bida ka dito? Support. Si Dennis Trillo at si Carla Belian ang lead actor and actress dito sa film na to. Okay. Mm. Aside from Marandami, ha? Yun, that's it. Mayamang ka na masyado. Aside from Maratawbat, Shake, Rattle, and Roll, part ka rin ng pelikulang pinakaabangan ko. At biggest. I think. Yes, yes. Ang Bonifacio. Bonifacio, ayan. Okay. And speaking of Bonifacio, kasama natin ang, of course, ang director po at ang isa pang kasama mo sa pelikula, si Direk, ang director po ng Bonifacio, si Direk Enzo Williams. Yes. I-welcome natin. Hi, Direk. Please come in po. And ang kanyang co-actor na si Junjun Quintana. One of the best young actors best today. Best supporting actor sa Gawad Urian. Yes, seventh year. Yan. At ang aming visionary director. Director, good morning po. Direk good morning. Enzo. Thank you for having us. Si Direk parang seryoso lagi, nakakatakot. Ganyan naman talaga mga director eh. Oo. Pero, okay, pag-usapan natin ang Bonifacio. Anong role mo muna dito sa Bonifacio? I played Teodoro Plata. Okay. Best friend ni Bonifacio. Best friend. Pinsan ni Oriang. Na naging asawa yung kapatid ni Bonifacio. That close. So lagi ka kasama ni Bonifacio. Lahat ng scenes ko is with of course ang Bonifacio natin si Robin Padilla. Robin, lahat ng scenes ko is with Robin. Oh, minsan direct dalhin niyo si Robin dito, ha. Kakandong lang ako. Hindi. Oo, nung bata pa ako, talagang bukod sa magaling na artista, talagang ano. At mabait. The best experience. Yes, yes. Para sa isang estado na katulad ni Robin, I think, is the best. Correct. Ugali. Ano. Si, ano? Junjun Quintana. Ano ang role mo dito, Jun? Ayun po. Unang-una po, gusto ko muna batiin yung lahat po ng manonood ng Pambansang Almusal. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang role ko po dito ay si Procopio Bonifacio. Procopio. Isa po sa mga kapatid ni Andres Bonifacio. Guwapo. Ano siya? Ano ka dito? Isa po sa mga kapatid ni Andres Bonifacio. Na ginampanan po ni Kuya Robin Padilla. Yun po. anong pinaka-character mo dito? Medyo ano ka? Taga-suporta ka ni Bonifacio ba? Bilang kapatid po ni Andres Bonifacio, si Procopio po kasi ay... naniniwala din po at sumusunod sa mga pananaw, sa mga ipinaglalaban po ng kanyang kuyang na si Andres. At yun po, palagi lang po siyang, sa mga kakapatid po, medyo sa loob yung kanyang kulo. Pero andun din naman po yung tapang niya bilang nakikita niya kung ano po yung ipinaglalaban ng kanyang kuya na si Andres Bonifacio. Si Direk Enzo, Direk, how was it working with these actors na ganito kagagaling, especially Robin Padilla? No? It's really good. It's making my job really easy dahil, like you said, ang gagaling nga ng mga actors ko. So it's andali-dali for me. Lalo na mga passionate lahat sila, Robin, Richard, like when I get there, they know their characters na. Yeah, they're making my job really easy talaga. It's a dream for the director. Not at all. Nararol. Kasi ganun kagagaling mga actors mo. Paano kayo pinaghandaan ang pelikulang Bonifacio? How's your research? Talaga bang anto? May mga kinausap ba kayo talaga mga kamag-anak pa ni Andres hanggang ngayon? May nabubuhay pa bang ganun? Meron pa. Before they were in hiding nung mga panahon na... Yes. Because delikadong buhay na. But now they're out. And then research, I think about a year of research with the right people, historians, books. Kasi we need to internalize, syempre, what we're doing. And we know, ang laki ng responsibility to show and yung talagang story niya. So, intensive talaga yung research. Lalo na sa mga kabataan, no? Yes. Pang estudyante, aside from it is historical po. For me, it's also educational din po. Correct. Kasi true to life story din po. Pang Pinoy. Yeah. Pero funny, that's how it's sounding
na parang educational for kids, yes. Pero when you watch, it's very entertaining. Parang hindi nga siya historical, parang hindi siya, parang regular movie na it's very entertaining. Good thing nga lang na we're telling the story talaga of Andres Bonifacio, and it's really fast. Ang sarap manood, direct, no? No, yung parang bumabalik ka sa, ano, sa una, yung ano, bumabalik ka sa past, yes. Na alam naman natin, hindi naman natin naabutan pare-pareho yon, pero parang nandun tayo, di ba? Okay, most challenging dito sa ginawa mo, direct, sa Bonifacio, na scene? Siguro the scene, the battle scene. Dahil ang daming tao, yes, yes. So in coordination with everybody, mm-mm. And I think that's the one. Pero it was fun. Every shooting day was fun. Talaga? Yes, yes. Out of 9 days ko sa shooting, parang tatlo o apat na beses ko sinabing, ang happy na itong set na to. Happy talaga yung set. Considering na, you know, alam ko may pressure because of yung laki ng film. Yes. Pero mararamdaman mo na, you know, everybody's chill, cool, yung atmosphere, wow, ng film. Kailan ipalalabas ang ang Bonifacio? MMFF, mm-hmm. December. Coming December. Mismo MMFF. December, 25. Yes. Oo. Kasi yung sa'yo na una naman, ano yun? New Wave category. Nauuna sila ng isang 1 week. Oo. Okay. Direk, baka meron ka pang gustong sabihin. Invite mo ang ating televiewers to watch Bonifacio. Yes, please watch it. It's very entertaining movie. And then, it's our dream na sana makilala ulit talaga si Bonifacio. Yes. Ng mga tao, lalo na yung mga kabataan. So, please, if you have time, watch it. It's very entertaining, like I said. And masaya po. And then I feel, please, kailangan po natin siya talagang makilala as our hero and what he did for us and for the country. Mm-hmm. Yes. Direk, is this your first time to direct ba a Filipino film? Yes, first feature din. Wow! Hindi ka kinakabahan? Hindi naman. Ako have to give the back credit kay Direk, no? Oo, kanina pa sinasabi sa ako. Sabi ko nga eh. Direk, sasabihin ko na sa National TV. Na-appreciate ko siya kasi kahit gano'ng kalaki yung ano, alam ko may pressure sa kanya, yes, first feature, yes, film and all that. Napaparating niya sa amin, sa aming mga actor, kung ano yung malinaw, ang gusto niyang paggawa sa amin. So kung nagawa yung namin easier yung job sa kanya, so much easier for us kasi actors. Nyo. Kasi iisang direction kami. Pero bihira yung ganung director. Bihira yung ganung director. Yes. Junjun, invite mo yung televiewers natin. Tsaka sino po yung mga iba ninyong kasama dito? Ayun po, kasama din po sa Bonifacio, ang unong pangulo ay sina Vina Morales, of course. Si Vina Morales, si... Si Vina, tsaka si Robin? Yun. Miss Jasmine Curtis Smith. At ang Teen King. Si Mr. Daniel Padilla. Daniel Padilla. Yes. Si Joy Bascon. Ah, si Daniel Padilla nandito rin. Si Mr. Eddie Garcia po. Mm, of course, the icon. Huwag ka mag-alala din. Si Daniel Padilla pupunta dito. Huwag ka mag-alala. Pero unahin muna natin si Robin Padilla, ha? Okay. Romel. Mr. Romel Padilla. Okay. Ping Medina, nandun din. Si Vice Mayor Isko Moreno is also okay. Part of the film. Wow, star-studded, ha? Ping Medina, of course. Si Ping Medina. Mm. Si Mr. Jericho Rosales. Pwede unahin nyo rin si Jericho Rosales na pumunta rito. Unahin lahat. Okay, sino pa? Dami. Si Lucholo Barreto. Baka abangan yan sobra. Richard, baka meron ka pang gustong sabihin. Yes, supportahan po natin. Supportahan natin of lahat course. Actually ng pelikulang Pilipino Metro Manila Film Festival. Ginawa ko ito talaga para sa inyo. At sabi ko nga, kapag kabasa ko ng script ng Bonifacio, gusto ko nang panoorin. Kasi aside from entertaining, sabi ni Direk, na-inspired ako. Sana ito yung maging simula ng makabayan, maging makabayan tayo muli. Na totoong tao itong mga to, ha? Hindi karikasyon. Nabuhay talaga to para sa atin, nabuhay to para sa future natin. So sana ma-appreciate natin sila, yes, dapat. Good luck, Direk. Good luck, Junjun. Good luck, salamat Richard. Po. Thank you so much. Dami ng pelikula mo at sa Bonifacio. Panonorin namin yan. We support that. Lalo na yung mga ganyang klase ng pelikula. Thanks. Good luck po. At sa Metro Manila Film Fest. Magbabalik pa po ang inyong pinakapaboritong morning show, Pambansang Almusal.